Hay, dilibat, tumahimik ka. Pareho ka na sa paling sa opisina. I'm not an obstructionist. Ang nakikita lang kasi nila, you know, like this issue. Siyempre, alam nila na I'm against death penalty. And then definitely, I'm against extrajudicial and summary killings. Pero hindi naman ibig sabihin, kukontra na ako sa lahat na magiging hakbang, sa lahat na plano ng kasalukuyan administration. Marami rin naman na masusuportahan ko. You want examples? FOI. You know, FOI, and then of course the creation of that super body to investigate media killings, although meron na mo niyan during the time of President Aquino, yung AO35 Interagency Committee, and it's good that this administration is also forming its own super body on that. And then yung mga anti-red tape, well, of course, in addressing to address how to address the traffic situation, the traffic crisis. Although titingnan ko na muna kung yung paano kalang emergency, you know, the bill granting emergency powers to the president would be acceptable. Depende ho yan sa parameters of that bill. As to emergency powers, kasi hindi naman mo basta-basta binibigay ang emergency powers. Yung mga, you know, the resumption of peace talks, the going after the Abu Sayyaf. Marami naman ho tayong sinusuportahan. Kaya nga, one of my objectives in pushing for the Senate inquiry into the spate of drug killings is how to be able to help. Ang pinaka-target namin ng mga kontrabando would be drugs, drug paraphernalia, cash, and firearms and ammunitions, lalo na firearms and ammunitions. Inulit ko po sa kanila, o sinabi ko po sa kanila, na dyan na alarma ang Pangulo. At ang instruction talaga ng Pangulo, alamin ng husto saan nanggaling yung firearms na yan. Bakit nakapasok yan? At hanapin pa yung mga ibang firearms na baka nga meron pa. Well, siya po started during her time. Siya ang magbantay sa akin. May access ako ngayon sa lahat ng documents why she started late. Hey, dilibat, tumahimik ka. Pareho ka na sa paling sa opisina. Well, ay, ibabalik ko din sa kanila yung ano, may kaso na ba sa kanya? Meron na ba siyang hinahawakan na kaso? Para dependahan niya o dependahan niya ang PNP? Ma'am, may basbas from the palace. I wouldn't know. I would not want to speculate on that. I wouldn't know. Ma'am, do you see any reasons para this early meron na ba certain effort to dissuade you from conducting the investigation of the summary killings? Well, yan ang pinagkakataka ko. Why is there such a reaction? As I said, if they're confident na above board lahat yan, sinusunod yung mga dapat sundin, mga patakaran, batas, lalo na yung saligang batas. Bakit ganyan ang reaction nila? Ma'am, yung sa past... But I will not be intimidated. I will still push for my proposal to conduct Senate inquiry unless i-overrule ako ng karamihan ng aking mga colleagues. Ano magagawa ko? Ma'am, may binabang... Kung halimbawa, you know, they will overrule me. Wala kayong nakitang, ano? Mayor, follow up? I will investigate you. Then I will file charges against you. Ano ka man? Hey, dilibat, tumahimik ka. Name and shame tact adopted by our president has both a plus and a minus, no? On one hand, it demonstrates yung seriousness, yung determination niya to really stomp out
criminality and corruption, especially official corruption within the PNP ranks, between and among the PNP officials. So that's the plus. On the other hand, syempre, may violation dyan ng due process. There's still a presumption of innocence. And therefore, they're entitled to be heard. They should not be subjected to trial by public. Hey, Dilibat, tumahimik ka. Ayan ang sabi niya. So you investigate them? May mga witnesses kasi kami noon sa CHR na iba ang sinasabi. Tapos itong witness din na ngayon na nasa WPP, ganun din ang sinasabi. Siya ang tinuturo na nasa likod niyan. It's definitely wrong. It's not just the human rights aspect of it all. But it's the law. You don't just kill. I find it disturbing na right here in the halls of Senate, he would openly make such statements. Hindi na ba natin madidistinguish kung ano yung tama? Pato hindi nila kami dinidiktahan. Alam namin kung kailan kami magfa-file ng kaso. Ayaw naming ura-urada lang. Hindi naman po kami gano'n na dahil hot na hot yung issue, magpapasikat kami, magfa-file ng kaso. I find those statements of his, at the very least, annoying and definitely disturbing. I mean, ano bang klaseng mga statements yan? Katawa-tawa tayo sa international human rights community. Kung sasang-ayunan ho natin yung ganyang pananaw, katawa-tawa talaga tayo as a society. And you know, international organizations like Human Rights Watch, they take these things seriously. Pero tayo, ano tayo, yung iba sa atin natutuwa pa, lalong ina-idolize si Mayor Duterte because of that kind of a stance. But is that right? Hindi po tama yun. Nag-execute na siya ng affidavit. I cannot disclose to you kung exactly kung ano yung contents ng affidavit, pero napakaseryoso pong mga allegasyon. So lahat po yan ay binavalidate ng NBI, nagka-case build up ang NBI. You accuse me of extrajudicial killings. Criminal. Secretary ka, meron tayong sagutan noon. Sinabi ko sa iyo, look at your own backyard, especially munting lupa. By sheer neglect, culpable neglect, wala kang ginawa. Only recently, ni-raid mo ngayon lang. You built a Hilton Hotel right in Muntinlupa. You allowed it. I told you, look at your own backyard. I will make sure that you will have to account for it. Kasi criminal neglect. Anak ka ng... Nandyan, pumapasok ang prison, lumalabas, may druga, kinululuto sa loob. And you have the goal to accuse me of extrajudicial, puro criminal. So ikaw, you fatten them, pinatambok na mo ang criminal sa loob. Yan ang mahirap eh. Inumpisahan mo eh. Nag-set up siya, walang trabaho. Ano bang nagawa ng DOJ until now? Kasi they're still trying to, they're agonizing to establish what the name. If you are there for a long time and you have not solved smuggling until now, and yearly we lost 7 million, that is a crime and that is criminal negligence on their part. Di ba sinabi ko na sa iyo, nag-usap tayo noon, hindi ako ganun, ma'am, and i-address you as ma'am. Although mas nauna ako sa eskwelahan natin sa iyo. Ni ma'am kita eh. Sagasaan kita. Sinagasaan mo ako na sa power ka, sa sagasaan kita. You better stay there, DOJ, until the end of time. At your own back of there is a more serious crime being committed every day. Yung lumalabas ng prison, nag-hold up, nagkikidnap, tapos bumabalik dyan sa munting lupa. Yung mayayaman na lumalabas dyan, binabayaran. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Bakit nakakalabas at nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga babae? Bakit nakakapasok yung magagandang pagkain? Bakit nakakapasok yung baril? Bakit sila nakakaluto ng siyabo dyan? So, you answer for that to the nation.
ayaw ko simula ngayon sa lahat na may bababa dito na smuggled goods. Sabi ko, pagbabarilin ko kayo.